Actually, I have a lot of friends na may problema sa mga family nila, especially sa mga parents. Kasi I have a lot of working friends. So, lagi nilang nireklamo sa akin na, ah, si mom, ganito, parang demanding, pinag-work ako, so daddy, ganyan. So, naisip ko, ang dami ng mga demanding na parent ngayon. What if, ano, busitin ko lang yung mga tao. And then, ipakita ko, gusto kong mapakita sa tao na maraming gantong bata, maraming gantong tao na ganito yung kinakaharap sa buhay na inisip na sinong iba na yung mga bata, mga ate lang, kayo mag-work. Eh, paano kung yung mismong parent nila, yung nagpo-push sa kanila, yung mga ginagawang capitalism yung mga anak na sila hindi mag-work, tapos yung anak na lang nila yung magsusunubaga para sa kanila. Actually, po, second movie ko po ito. Mahirap ba? Hindi naman po. Kasi kapag gusto mo naman yung isang bagay, wala naman po naman. Alright, but working with JC in this film, does that mean for you to level up in a way, or nung nakita ko si JC is parang pareho ang inyong wavelength? Actually po na nagulat ako na na-excite talaga. So first time ko po makaka-work si JC Santos po. So yun po, na-excite po ako. And you're looking forward to it, I'm sure? Yes po. Ano sa tingin mo ay matututunan mo sa kwento nito? Sobrang dami po eh. Sobrang dami po talaga. Lalo na sa panahon ngayon. So, do you think people will learn from the story? Yes. Opo, marami po sila matututunan sa kwento. Quinn, can you clear that up a bit? Yung siguro yung what things can people learn from the character of Chloe? From Chloe's character? Yes. Marami eh. Hindi pa kasi dito ma-relate. Yes. Pero siguro isa doon is, siguro ito na yung point of view naman ng bata. Diba? Kasi marami na yung palabas na point of view ng mga world. Parents, ganyan. What if yung working, baka naman, working child, na since 11 pa lang siya, binenta na. Sa kanyang story na, imagine nyo, 11 pa lang, she became a prostitute. Sobrang bigat na nun para sa iba. Na, which is, marami talagang ganun. Hindi lang inaamin, pero marami talagang ganun, diba? And then, dito kasi, si Chloe, si Elise, discreet siya. Hindi siya yung makikita mo dyan sa labas ng mga war. Discreet siya na hindi alam ng mga friends niya, na yun yung work niya, tapos yung mga clients niya, mga bigatin, mga politika. Dear, medyo sensitive.